Hello, good morning! Welcome to my channel! Ngayon po ay magluluto tayo ng masarap na callos! Let's start cooking. Sa isang kaldero, maglagay po ng half cup ng olive oil. Siya yung gagamitin natin panggisa para malinamnam ang callos. Maglalagay na po tayo ng bawang na dinikdik. Depende po sa inyo kung gaano karami gusto nyo. Ako marami maglagay ng bawang. Mga isang buong bawang to. Ayan, kahit hindi pa masyadong brown, pwede nang ilagay ang onions. Chop din ang medium onion. Haluin lang natin mabuti para maluto ang sibuyas. Kasama na sa pag-isa yung slice na chorizo. Maglagay rin tayo ng dalawang kutsarang soy sauce. Isang kutsarang paprika. At di mawawala ang black pepper. Isang kutsara din. This time, pwede na rin ihalo ang isang sachet ng tomato paste. Para ma-dissolve siya ng mabuti. Hindi ko na napakita yung pagpapalambot ng ox tripe. Pinapalambot lang yun sa tubig na may asin sa pressure cooker para mas maganda at mas malambot. Tapos pagkatapos na lumambot, islicein lang. Pero yung unang kulo, itatapon natin yun para mawala yung lansa. Ngayon, yung nahiwa na na ox tripe, pwede na natin ihalo ngayon. Ayan. Malambot-lambot na siya. Continuously, halu-haluin lang natin siya para hindi manikit kasi wala pa siyang tubig, di ba? Yung para lang mamix yung mga ingredients, kumapit dun sa tuwalya. Ayan. Tapos, pwede na tayong magdagdag ng yung pinagpakuluan. Ayan, konti-konti lang kasi pangit naman yung mawala yung pagka-thickness. Dagdagan pa rin natin siya ng tomato sauce. Kahit yung maliit lang na sachet,
Kasi iba yung lasa ng tomato paste at tomato sauce eh. Mas masarap yung tomato sauce, kaya kailangan dagdagan pa rin natin. Tapos this time, pwede na rin natin idagdag yung garbanzos kasi medyo matigas naman to, hindi naman siya katulad ng beans. Halu-haluin lang lagi kasi maninikit-nikit pa rin yan. Maninikit-nikit siya. Pwede natin dagdagan ng pinagkuluan kasi yun yung masarap eh. Kasi kailangan natin lutuin pa yung mga ibang ingredients. Dagdagan na natin ng bell pepper. Tsaka ng half cup ng white sugar. Pampatamis lang. Unti lang. Pwede rin dagdagan ng patis. Kapag kulong-kulo na siya, ilagay na natin ang slice na sausage. Kasi ito madaling madurog eh. Kailangan luto na yung feeling mo. Pwede nang malambot na lahat ng ingredients. Yung sausage yung last. Saka raisins. Kasi mga luto na yan, malambot pang ano lang. Isang kulo na lang yan, tapos na. Palaputin lang natin to ng konti. Samahin ng apoy. Yung tipong malapot na siya, tsaka na lang natin papatayin. Nakalimutan ko yung olives. Pwede pala siya isabay. Pampadagdag lang. Optional naman yan. Tapos yan, okay na. Pag nabawasan na yung sabaw at malapot na, pwede na i-serve. Makikita mo naman pagka naninikit-nikit na yung ilalim pag hinalo mo. Okay na siya. Happy eating!